Oh, so ito guys ha. Dito ako ngayon sa SM Tanza. Mag-o-opening na to bukas, okay? Alam nyo, this past week, ang daming nakaaway nito si Thinking Pinoy, okay? Oh, pero throughout that whole time, ako, wala naman akong problema kay TP. Kasi sa totoo lang, si TP, mabait pa nga yan eh. Kay Isko, sa aming, mga Iskonyan, mabait sa amin niya si TP. Kaya wala talaga akong problema dyan. Oh, pero itong recent na mga sinabi niya, parang medyo hindi na okay sa akin. Kasi ang tinamaan na is none other than the very beautiful Miss Crisette. Okay? So may pa-blind item si Miss Crisette, basahin natin. Sino itong hindi ka na nga binigyan ng aso, sinabi pang pangit ka compared kay Pia Wurtzbach. At kahit anong gawin mo, never ka magiging comparable kay Pia. All the hurt and pain. Hashtag wag ganon. Ay, TP. Naman, wag naman si Crisette TP. Wag naman. So, eto guys. Eto kasi yung nangyari. Nagkukulitan lang naman yung dalawa. In all seriousness, ha? Nagkukulitan lang naman yung dalawa. Mahirap talaga magbiruan yan. So, kasi mayroong nagbigay ng example itong si TP tungkol sa dollar at sa peso. Ibig sabihin, kinukumpara niya, humihina yung peso sa dollar, di ba? Sinasabi niya, kahit anong gawin natin, kahit anong pilit natin, hindi talaga natin kakayanin yung sa dollar. Masyadong mahirap paabutin o para balansehin yung piso sa dolyar. Kaya humihina talaga tayo. Katulad ng mga ibang currency din sa mundo. Ang ginamit ng example is none other than si Crisette Chu at si Pia Wurtzbach. Sabi niya, sabi niya, hindi naman pangit si Crisette. Diba? Pero sabi niya, hindi siya nagaganda kay Crisette. Sabi niya, si Crisette daw may itsura naman. Okay? Pero pag tinabi mo kay Pia Wurtzbach, according to TP, pangit daw si Crisette. Talagang nag-init ang dugo ko. Halos mahulog ako sa upuan. Talaga parang nag-beast mode ako nung nabasa ko, nung narinig ko yung sinabi ni TP na gano'n. Awayin nyo ng lahat. Awayin nyo ng lahat. Huwag lang si Miss Crisette Chu. Kasi pag inaway nyo si Crisette Chu, si Models of Manila TV, makakaaway mo din. Yun lang sasabihin ko. Mabait akong tao, hindi ako nakipag-away. Pero pag si Crisette na, ibang usapan na yan. Okay? So, yun yung sinabi niya na si Crisette, pag tinabi mo kay Pia, pangit, okay? Tapos kahit anong pilit daw, kahit anong klaseng pagpapaganda gagawin kay Crisette para itapat kay Pia, wala daw talagang chance, hindi daw talaga magyayari. Talagang pangit daw kumpara kay Pia Wurtzbach. Yun. So, sa akin, mali yun, TP. Fake news yan. Alam mo, TP, pag sinasabi nila nagkakalat ka ng fake news, hindi ako naniniwala. Pero ito, itong sinabi mong to, yan ang masasabi ko talagang fake news. Ay, sa akin lang, huwag na sanang maulit yun. Kasi mahirap pag yan yung fake news. Napagkakamalang kang fake news. Pag sinabi mo sa tao na pangit si Miss Crisette, walang maniniwala sa'yo, sa totoo lang. Napakaganda ni Miss Crisette. Sa totoo lang. So, TP, huwag ganyan. So, nakikipaggulitan itong sila Crisette kay TP. Si Sas din, nakita ko din nagko-comment din eh. May inado. Kasi meron ding gap itong si Sas tsaka itong si TP. Pero magkakaibigan kasi yan sila. Magkakaibigan yung tatlong yan, diba? And naapektuhan talaga ano nangyayari sa politika ngayon. So, sa akin lang, ito, hindi. Alam nyo, nagbibiruan lang tayo. Pero maganda naman na paminsan-minsan medyo palamig lang sa politika. Konting asaran lang, konting biruan lang. Diba? So, sana, ganito parate. Hindi yung parating away, parating boljakan, parating seryosoan, konting palamig lang. Pero yung pag sinabi kong maganda si Miss Crisette, totoo yun, hindi biro yun. Hindi joke yun, talagang galing sa puso yun. Yun lang masasabi ko. Okay. So, yun. So, si Miss Sas, shoutout lang kay Miss Sas kasi inaccept na ako sa Facebook. Diba? Tuwang-tuwa ako kasi yan, matalino yung si Miss Sas. At, ako ay natutuwa sa kanyang mga hirit din, sense of humor niya. And of course, pag nagsalita yan, matalino din talaga. Talagang in all fairness kay Sasot. So maraming salamat at inaccept ako sa Facebook. Hindi ko pa siya nami-meet in person eh. Pero sana nakikita niya yung mga vlogs ko. Yan, sana makita niya to. Thank you very much. Hope to meet you in person one day. At yun lang. At si Juliana din. Si Juliana Pariscova. Yun. Na-accept na din ako, kaya tuwang-tuwa din naman ako. Update lang yon, wala masyadong mga balita. Mamaya na yung mga seryosong mga away-awayan, okay? So, pakita ko lang sa inyo, dito ako sa SM Tanza. Bukas ang opening nito sa public. Ayan, ganda.
So ngayon mga suppliers pa lang dito. So kami-kami pa lang dito. So ayun po, yun po ang ating latest news. Mamaya yung mga seryosong balita. Balik tayo sa Hawayan. Balik tayo diyan sa mga issue-issue na yan, sa mga ahas-ahas na yan. Marami akong narinig ka, marami akong narinig eh. Marami akong mga kausap kahapon eh. Babalita ko sa inyo mamaya. Ngayon, ngayon medyo chill lang tayo kasi dito tayo sa opening ng SM. Okay? So see you po sa next video po natin. Bye-bye.